Ang banal na hapunan. Tungkol sa bagay na tatalakayin ko ngayon ay hindi ko kayo mapupuri. Dahil ang mga pagtitipon ninyo ay nakakasama, sa halip na nakakabuti. Sapagkat nabalitaan ko una sa lahat na tuwing nagtitipon-tipon kayo bilang iglesia, nagkakaroon kayo ng pagkakapangkat-pangkat. At medyo naniniwala ako na iyan nga ang nangyayari. Kinakailangan sigurong mangyari iyan para malaman kung sino sa inyo ang mga tunay na mananampalataya. Kapag nagtitipon kayo upang ipagdiwang ang banal na hapunan, hindi tama ang ginagawa ninyo. Dahil kapag oras na ng kainan, hindi kayo naghihintayan. Kaya ang iba'y busog at lasing na, at ang iba na may gutom. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Sa ginagawa ninyo'y nilalait ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mga mahihirap. Ano ngayon ang gusto ninyong gawin ko? Purihin kayo? Aba, hindi. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ang Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, "Ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya nga, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon nang hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kailangang suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom nito nang hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. At ito nga ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahihina at may sakit, at ang ilan ay namatay. Ngunit kung susuriin natin ang ating sarili, kung tama o mali ba ang ating mga ginagawa, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Kung tayo man ay pinarurusahan ng Diyos, dinidisiplina niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng mga tao sa mundo. Kaya nga mga kapatid, kapag nagtitipon-tipon kayo para sa banal na hapunan, maghintayan kayo. Kung may nagugutom sa inyo, kumain na muna siya sa kanyang bahay nang hindi kayo maparusahan ng Panginoon dahil sa mga ginagawa ninyo sa inyong pagtitipon. At tungkol naman sa iba pang mga bagay, saka ko naaayusin pagdating ko riyan.